para nagkakaroon kayo ng emotional satisfaction, you will start to feel emotionally happy and satisfied. So, kailangan nyo mag-cleanse, guys, and go back to yourself. Alagaan nyo muna yung sarili nyo, mga kapiksi. You cannot see positive results kapag if you are vibrating in a negative vibration, mga kapiksi. If you are tuned into a negative frequency. Kumbaga parang ano, AM station tsaka FM station. Yung tugtog gusto mo marinig sa FM station pero naka-tune in ka sa AM. Hindi mo talaga marinig yung puro balita, marinig mo sa AM, di ba? Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran ng June. So, June 1 to 15 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have anxiety in upright position, guys. Ibig sabihin ito, may mga bagay na magpapabalisa sa inyo. Meron kayong mga worries. Meron kayong may mga bagay na nagpapastress sa inyo, mga kapiksi. More often than not, ito yung mga negative circumstances na nangyayari sa inyo na paulit-ulit yung iniisip. Siyempre, kapag ka paulit-ulit yung iniisip yung negative, guys, definitely ma-stress kayo dyan. Okay? So, i-divert nyo yung attention nyo, guys. Makakatulong din yung meditation. Pag nagme-meditate kayo, guys, nagsusubside yung momentum of thoughts. Kumakalma yung isip nyo at saka yung emosyon nyo. Kaya nababawasan yung anxieties and depression. So, meron tayo, guys, na Tagalog guided meditation. Iyon talaga, swak na swak para dito, guys. Pampawala ng stress and anxiety. Pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi, para makatulong sa inyo na mabawasan yung stress nyo. Okay? Another message for you, Cancer. Walking away. Ito, ibig sabihin nito, guys, talikuran nyo. Subukan nyo ng talikuran ito mga bagay na nagpapastress sa inyo. Kasi kapag hindi nyo to tinalikuran, guys, pag paulit-ulit nyo lang inisip, paulit-ulit lang din na una, paulit-ulit na pwedeng mangyari yan. Kasi hinahatak nyo ulit pabalik, no? Hinahatak nyo ulit. Nire-relieve nyo palagi yung memory. Ganyan, binubuhay nyo, no? Paulit-ulit nyo siyang hinahatak, guys. Kaya paulit-ulit na ma-experience nyo ito, mga kapiksi. So, you have to learn to accept and move on. Mga kapiksi, para makalimutan nyo. I-divert nyo guys yung attention nyo sa ibang bagay. Maglibang kayo, magsaya kayo, mga kapiksi, okay? Focus on yourself, focus on your goals. Balakid yan guys. Ito yung, ano to, biyaya ito. Pero hindi ito pumapasok sa inyo dahil dito sa mga blocks na to. Nagsisilbi kasing balakid tong stress nyo. Itong worry nyo, itong anxiety nyo, yung pagwo-worry nyo. Nang wala sa lugar, mga kapiksi, nagiging balakid yan. Ito'y blessings. Pero nakabaligtad siya, ibig sabihin may balakid. Kung nakaganito siya, mga kapiksi, ibig sabihin maluwag yung pasok ng blessings, no? Pero kung nakaganito siya, ibig sabihin may balakid sa pagpasok ng mga blessings nyo. And kung kayo ay stress, ito yung balakid, guys. So, kailangan nyong ma-overcome itong mga stress na to, itong mga worries na to, para yung mga blessings pumasok ng maluwag sa buhay nyo. Focus on gratitude, guys. I-shift nyo yung energy nyo into gratitude. Kapag ka nagpapasalamat kayo, nalilessen yung mga stress and worries nyo. And nawawala yung mga blocks nyo, emotional blocks, para pumasok ng maluwag yung blessing sa buhay nyo. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung kapalaran nyo ngayong June 1 to 15, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simula na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan. Meron tayong promo until May 31 guys, pwede kayong mamili ng one free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 31 yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron tayong bagong video course guys, paano mawala ang third party and magkaroon ng harmonious na relationship. Ino-offer natin yan para sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng problema sa relasyon, specifically third party o kabit mga kapiksi. So if interesado kayo guys, may promo tayo until May 31 introduction promo kasi yan eh. Bibigyan ko kayo ng 30% discount until May 31 guys. Samantalayan nyo habang malaki pa yung discount mga kapiksi. So, Cancer guys, kayo ay nirepresent ng King of Cups sa ating spread. Your current self, mga kapiksi, this is your energy, no guys? For some of you, parang you're trying to manifest love in your relationship, mga kapiksi, or love in your life. This is your energy. Pero parang sinasabi din dito guys na don't be too hard on yourself. Whether may karelasyon kayo or whether wala kayong karelasyon, it doesn't mean anything. May karelasyon lang kayo, no? Pero love comes from within. Ibig sabihin, kayo yung magbibigay na tunay na kaligayahan dun sa buhay nyo, mga kapiksi. Hindi nyo kailangan ng partner o specific person para i-validate kayo. Para i-validate yung feelings nyo, guys. Ikaw lang sapat na. And deserve mo na magkaroon ng harmonious relationship, mga kapiksi. Okay? So, focus on yourself. Don't be too hard on yourself. Kung wala kang karelasyon or wala kang partner, specific person, it doesn't make you less of a person. You are still loved, mga kapiksi, and you deserve to be loved. As well. Pero make sure na inaalagaan mo yung sarili mo. You're giving yourself the love that you need, the love that you deserve, mga kapiksi. Okay? Yung theme of the month natin, guys, ito may coldness, may loneliness. Guys, so medyo negative yung nakikita natin kasi simula pa lang, guys, meron na kayong stress, no? Meron na kayong stress and you're being advice to move on, mga kapiksi. So, meron kayong negative energy. This is coldness, guys. Sumusunod din yung money problems for some of you. Parang yung iba sa inyo, naghahanap kayo ng solusyon sa mga money problems nyo, mga kapiksi. Okay? Yung iba sa inyo, parang medyo nagiging emotional dahil dun sa mga problema na dinadanas nyo, guys. Especially money problems. So, hindi yan masusolusyonan, guys, ng pagiging emo. Alam ko, water sign kayo, Cancer, kasi yung mga Cancer, water sign, very emotional. Pero hindi yan masosolusyonan ng pagiging emo. Sometimes, kailangan nito ng logical approach, mga kapiksi. Yung key goal to pursue, guys, gusto nyo maging malaya, no? Stress-free, pero hindi yan nangyayari for now. Kasi masyado kayong bombarded ng mga negative thoughts. Ibig sabihin, hindi may imbalance, mga kapiksi. At saka meron kayong conflict sa sarili nyo. So, kailangan nyo ayusin yun. Ayusin nyo muna yung sarili nyo. Feeling ko, guys, kung mapapansin nyo, talaga masakit ulo, no? Iisa yung image ng card. Pareha silang nakahawak sa ulo nila. Sakit ulo, di ba? Period tayo. So, makit ang ulo ko, di ba? So, medyo masakit ang ulo nyo, mga kapiksi, no? Dahil sa pag-push ng mga goals nyo sa buhay or probably you're not seeing results or evidence na gusto mo and sumasakit yung ulo mo. So, kailangan nyo munang i-overcome to. Kailangan nyo alisin yung mga conflicting thoughts sa isip nyo. Mag-meditate kayo, guys. Makakatulong yun. Mag-cleanse, no? Punong-puno kayo ng kanigahan right now. So, kailangan nyo mag-cleanse. Mag-recharge, mga kapiksi, para umayos yung takbo ng isip nyo. Mga obstacles nyo, guys, pakiramdam nyo, parang malayo na.
malayo pa, ganun. Parang malayo na 'yung narating nyo pero feeling nyo ang layo-layo pa nang gusto niyo ma-achieve. Yung iba sa inyo para nagmamadali and mas lalo siyang nag-aano sa inyo, nagbibigay sa inyo ng pressure kapag nagmamadali kayo maabot yung mga goals niyo, mga ka-pixie. So kaya nga sabi ko, 'di ba, kanina, don't be too hard on yourself, guys. Make sure na yung mga goals na sineset niyo believable, 'di ba? SMART goals ang tawag doon, achievable. Nakalimutan ko yung S, measurable, attainable, reachable, time-bound. Yung S nakalimutan ko, ibig sabihin, paki-search na lang, SMART goals ang tawag doon. Kasi yung iba sa inyo na-frustrate kapag hindi kayo nakakita ng resulta, so nagdadagdag siya ng stress sa inyo, mga ka-pixie. Yung major accomplishment, ayan guys, oh, magiging maligaya din kayo. This is going to be your major accomplishment, no? Para nagkakaroon kayo ng emotional satisfaction. You will start to feel emotionally happy and satisfied. So, kailangan nyo mag-cleanse, guys. And go back to yourself. Alagaan nyo muna yung sarili nyo, mga ka-pixie. You cannot see positive results kapag if you are vibrating in a negative vibration, mga ka-pixie. If you are tuned into a negative frequency. Kumbaga parang ano, AM station tsaka FM station. Yung tugtog gusto mo marinig sa FM station pero naka-tune in ka sa AM. Hindi mo talaga marinig yung puro balita, marinig mo sa AM, di ba? But eventually kapag nag-persist ka, nagtuloy-tuloy, mga ka-pixie, mababago din yung vibration mo, yung perception mo, and nakikita mo rin itong kaligayahan na to. So this is a major accomplishment, no? Yung maging masaya ka, be grateful for all the things that you have. Unti-unting mapupunan ng kasiyahan yung malungkot mong buhay, ka-pixie. So i-mind mo yan, mind emotional satisfaction, mind happiness, ganyan-ganyan. Para unti-unting gumaan ang buhay nyo, cancer. What you need to avoid, stop overthinking, mga ka-pixie, no? Kailangan nyong tigilan yung pag-overthink. At saka tigilan nyo rin yung tawag dito. Kailangan matuto kayong mag-filter ng mga correct information, correct na huwag nyong hayaan yung mga marites, no? Na makapenetrate sa buhay nyo yung mga kanigahan, mga toxicities. Kailangan may protection kayo, mag-filter, no? Mag-filter ng positive tsaka negative. Yung positive, yun lang yung papasukin nyo, yun lang i-allow nyo sa buhay nyo. Yung negative, okay? Never, mga ka-pixie. Alright? What you need to embrace yourself, guys. This is your energy, Queen of Cups, no? Sabi ko nga, guys, simula pa lang ng reading nyo, don't be too hard on yourself. Alagaan mo yung sarili mo. You have to embrace yourself, guys, no? Ikaw, nasa iyo yung true power, mga ka-pixie. Nasa iyo yung susi ng ikakatagumpay mo sa buhay mo. Nasa iyo yung susi ng ikasisaya mo. Nasa iyo din, ikaw din ang susi ng ikalulungkot mo, guys. So, nurture yourself. Treat yourself well. Treat yourself well. Don't be too hard on yourself. Where to find support, mga ka-pixie? Nasa paligid lang yan, no? Tingin-tingin lang. At saka, dapat ano, kumbaga parang tawag dito. Sometimes nai-ignore eh. No? We tend to ignore yung mga tao sa paligid natin. Take for granted yun. Yun yung ibig ko sabihin. Huwag natin i-take for granted yung mga tao sa paligid natin, mga ka-pixie, kasi yung mga akala mo na hindi makakatulong, sila yung makatulong sa'yo. Tapos yung mga inaasahan mo na tutulong sa'yo, sila yung tatalikod sa'yo. No? So, wag nating i-take for granted yung mga tao sa paligid natin. Mga ka-pixie, kailangan maging mapanuri tayo. And this is the advice for you guys. Have fun. Celebrate, no? Labas-labas kung para mapagpag yung mga kanigahan nyo, mga ka-pixie. Have fun. Celebrate. Focus on your inner self, mga ka-pixie. Parang sinasabi dito na mag-recharge ka masyado kang nega, cancer. Dahil din sa mga past experiences mo, so focus mo muna yung energy mo sa sarili mo para magbago yung takbo ng buhay mo. Okay? Kasi marami kang blocks eh. May mga blocks ka ito.
itong kanigahan mo, pagiging cold, mga emotional blocks, mga kapiksi. Itong anxiety yan, ito number one to na balakid sa'yo. So, kailangan mo itong i-overcome. Guys, you have to take note of this, no? Bye-bye. Bye-bye anxiety, bye-bye stress, bye-bye worry. Para pumasok itong mga magagandang blessing sa buhay mo. To sayang to eh. Nakabaliktad guys eh. Dapat ganito to. Pag nawala ito, tsaka papasok to. Okay? Alright. So yeah. Comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo mga kapiksi para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.